First of all, I would like to greet you all a Merry Christmas and a prosperous New Year. I wish that this year, 2021, will bring luck to everybody. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagbabaga ngayon ang balibalitang lilipat nga ng kumpanya si Boss Marco dito sa Turk Enterprise na kasalukuyan kong pinagtratrabahuan. Naiparating sa akin ang kalaman mula sa mga ilang mutual subscribers namin dito sa YouTube ang nag-iwan ng mga mensahe sa comment section sa mga video posts ko. Noong una, hindi ko lang pinapansin dahil alam ko si Boss Marco ay experienced truck driver na yan at ang sa akin ay mas marami pang magandang kumpanya dyan na maaari niyang applyan na tiyak na matatanggap siya base sa kanyang qualification at experience. Kinalaunan, dinalaw ko si Boss Marco sa bahay niya at mga ilang latest video post niya ang napanood ko at kumpirmado nga ang kanyang paglipat dito sa Turk Enterprise. Hey, morning. Papunta ako ng Turks ngayon dahil meron akong orientation. Pero hindi ko alam kung anong oras. Parang 9 or 8 yata ng... 9 or 10 ng umaga. Naman lingid sa kaalaman ng lahat, lalo na ang mga miyembro ng World of Truck, na may nakaraan kaming misunderstanding ni Boss Marco. Mga ilang buwan na ang nakakalipas, hindi ko na po babanggitin or idedetalye ang bagay na yon for some personal reason. Bagkus mga kaibigan ay humihingi ako ng dispensa sa naging reaction ko kay Boss Marco nang nakalipas na naganap. Honestly mga kaibigan, tsimpong hindi lang maganda ang aking araw ng mga panahong iyon, kaya naging makitid ang pangunawa ko sa kanyang mga sinasabi. In the end mga kaibigan, na-realize kong wala namang ibang pakay sa mga sinabi sa akin dati ni Boss Marco, kundi maitama ang mga mali ko na akala ko ay tama. Which is, I am very thankful dahil sa kanya natuto pa ako. At ngayon, yung mga advice niya sa akin dati, na-apply ko sa trabaho ko bilang isang truck driver. So yung driver's abstract, kailangan yun. Pag commercial driver ka, like class 1 ka, no? Class 1, class 3. Kailangan yun pag nag-a-apply ka ng truck driver. Kaya kung meron kang holder ka ng class 1, ingatan mo yung lisensya mo na hindi ka magkaroon ng aksidente kahit dun sa private na yung itong sarili mong service. Kailangan ingatan mo na yan. Huwag magasgasan yung abstract mo. Kahit anong violation dun, lalagay dun sa abstract mo sa pag mag-a-apply ka. Lalo na pag yung aksidente mo ay related doon sa commercial vehicle or sa truck, no? Nakasagi ka sa pag-atras or nag-rollover ka or na-jackknife ka, kasama lahat doon sa abstract yan, makikita yan. So lahat ng mga company dito, every time na mag-a-apply ka ng trabaho, humihingi sila ng driver's abstract kung wala ka bang tama doon sa pagmamaneho. Sa Pilipinas walang ganon, di ba? Hindi hinihingi ng mga transport company or yung mga kumpanya pag nag-apply ka ng truck driving, hindi nila hinihingi yung abstract sa LTO. Wala silang pakialam doon. So ang hinihingi lang yung mga biodata, mga 2x2 picture, SSS, GSIS, ano ba yan. So ang daming mga ganong mga police clearance dito. Pupunta ka lang sa company, sign up ka lang dun sa form nila, then dala ka ng driver's abstract. May mga company na magdadala ka pa ng mga resume, pero kadalasan
punta ka lang dun sa transport company, tapos meron na silang mga form, pipill up ka lang dun ng tawag dun, pipill up ka dun ng formula para sa position na ina-applyan mo. Then dapat meron ka ng kasamang driver's abstract, no? Ibang-iba siya. Sa Pilipinas, daming chiche-buriche. Dito, driver's abstract, doon makikita. Tapos yung lalagay mo doon sa form, lahat ng mga transport company mo, duties and responsibilities mo, ganun. Bakit ka umalis, ilang buwan ka, ilang taong ka doon sa company. So, hindi ganun kahigpit. Tapos yun, humihingi sila ng criminal record para doon sa, kasama doon sa requirements. Pero yung criminal record, ano na siya, online. Parang $50-$60. So tapos na ako dito sa aking misyon sa isang araw na ito. Ano ngayon? Martes. Pauwi na ako sa bahay. Kaya naman hinihikayat ko ang lahat ng mga viewers at aking mga subscribers na i-share ang video kong ito sa inyong mga Facebook timeline, sa mga grupo ninyo, o kaya sa mismong World of Truck na created by Pinoy Trucker o si Boss Marco, upang sa ganon makarating ang mensahe kong ito sa kanya. Para sa iyo, idol, at iniidolo nating lahat, pioneer ng Pinoy Trucker na si Boss Marco, sana kung magkita tayo sa Turk Yard, naway mapagpaunlakan mo ako na makikulab sa aking video blog at mabigyan mo pa kami ng mga tips at idea sa pagiging driver base sa matagal mo nang experience sa pagdadrive ng truck. Hindi lang dahil sa kahilingan ng mga ilan sa mga mutual subscribers at viewer natin, kundi para rin mismo sa aking sarili bilang nagbi-build up ng experience being a truck driver. Mabuhay ka, Boss Marco! At para sa mga sumusubaybay kay Lakay, kita-kita po tayo sa biyahe ngayong January 4. Hanggang sa muli, si Lakay ito ng Pinoy Trucker na nagsasabing, habang may buhay, may pag-asa. Stay safe, mga kaibigan. Hey, Lucky Pai Pao. Hey. Name the Father, Son, and Spirit. Lord, maraming salamat po sa kakainin namin na lang sa nagpap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 agp
Aking. Yan, Par, Son, Spirit. Ay na! Halika na, Mami! Sige! Ang taga pa video eh. Nung ulam nyo. Si Bejo? Pinakbet! Simple lang. Na. Tapos si Gatawan. Ay na! Papunta na ng trabaho ka? Oo! Papunta na sa trabaho. Ay, sorry, Mami. Hi, Bebe! Try mo na. Wait.